may pinapagawa sa atin dito, ito ay desk pan, floor pan, pwede rin ito sa table pan kasi hindi naman siya masyadong malaki. Ito ay maingay, kaya pinakita na maingay yung motor niya ito. So pakipakita ko sa inyo, no, parinig ko sa inyo, maingay ito at nakatakot. So try natin na ano, panda rin, pakitignan ninyo ano, subukan natin sa 1. So, yan o, kinig nyo, maingay siya. O, yan o, kita nyo, maingay. So ayan, maingay na siya, nakatakot na, try na natin. Subukan pa natin isa. Ayan, oh. Oh, nakakatakot, ano? So, yun yung problema niya. Kaya yung may-ari, natatakot nang gamitin. Kaya, pinapagawa sa atin. So, tumutunog ito doon sa loob. Dito sa loob ng kanyang stator, maaaring lumalapat sa core yung stator doon sa loob. Kaya, titignan natin kung ganun nga. At kung paano ito marirepair. So, gawin natin. Kalasan natin yung motor. Bukan natin kalasin, ano? May screw to na 4 dito. Yan, okay, dito. Kalasin natin at makita natin kung ano yung problema niya. Kalasin muna natin dito. Para makita niyo yung step by step na pagkakalas. Habang kinakalas natin, subscribe kayo sa channel ko, no, para dumami naman yung subscriber natin. I-like din niyo ang mga video ko. At kung gusto niyo i-share sa mga kakilala niyo para makinabang sila, matuto sila, ay paki-share niyo, ano, para gawin nila itong trabaho o sideline. Malaki rin ang kinikita rito, no? Pagka lalo ngayon nang hirap pa maghanap ng trabaho, pero pag natuto kayo nito, ay magiging habang buhay nyo ng trabaho ito. Sa isang bahay kasi marami ang electric pan. Ito yung appliances na parang mas marami sa isang bahay. Kaya kung maraming bahay, marami kang kapitbahay, kamag-anak, o pagkakakita nyo ito pag natuto kayo. Tanggalan natin yung 4 na screw. So kalasin natin para makita natin kung saan siya maingay. Okay, yan. So ngayon hanapin natin saan siya maingay. So ito ang problema kapag hindi tayo maglalagot. Talaga naglalagot talaga ako. Mahihirapan tayong ano. Lalagutin ko na lang yan dito. Kasi mag-ano tayo, mahihirapan tayo. Kita ninyo nga, oh, yung kapasitor. Kabit na lang natin mamaya. Kasi color code naman yan. May kulay-kulay. Pagtapat-tapatin lang natin. Delikado kasi malap. Maano tong ano? Eh, gusto ko pa naman trumabaho mabilis. Ayoko nang babagal. Parang yan, ito yung stator niya. So walang problema yung stator niya ito, dahil umaandar siya, maingay nga lang. Ngayon hanapin natin siya kung bakit maingay. Subukan natin tignan tong rotor niya. Okay. Kung mapapansin niyo dito, parang may gasgas siya rito sa tubing yan. So may nilalapatan siya, yan o, makintab siya dito. So may nilalapatan nito, kaya maingay. Ang posibleng nilalapatan lang nito ay dito, dito sa stator, doon sa loob, dito sa loob nito. So maaaring napan natin, ayun o, medyo may makintab din dito sa loob niya. Kaya dito lang lumalapat. Try natin tanggalin. Ayan. Nako. May problema. Ah.
ano na, may tama na itong bushing. Malalim na. Yan o, may lalim, malalim na siya. Oh, malalim. Kuya, gawa pa to. Okay, may dumating na customer, gana putol tayo. Tuloy natin ito oh. Itong sa likod, pwede okay pa. Wala naman problema masyado. Kaya sa liha ito. Pero dito, ang lalim ng kanal, halos numipis na itong shaft niya, itong shafting niya. Kaya, kumakalug siya rito. Kumakalug siya rito sa ano, sa yan o, kumakalug siya rito. Dito sa bushing. Sa una, kumakalug. Pagkalug niya, sumaluang na yung bushing sa una, kakalug siya. Dahil maluwang na siya, lalapat na siya dito. Lalapat na dun siya sa may stator. Kaya maingay pag umiikot, lumalapat dito sa dito. Dapat hindi yan lumalapat, manipis yung kawang yan. Hindi siya lalapat. Ngayon, pag lumapat siya, kikis-kis siya. Yun yung maingay. O, ngayon, ang gagawin natin dyan, ay papalitan natin itong ito. So, wala tayong choice kundi palitan ito. Or mag-a-atras tayo o mag-a-abante kung kakayanin. Ayan, tingnan natin kung pwede tayo mag-a-atras o mag-a-abante para makita natin. Subukan natin tanggalin ito ng cover para makita natin kung meron pa tayo pwedeng i-atras o pwedeng i-abante or talaga magpapalit na tayo ng shafting. Tapos lagay natin to, shot natin, tapos tignan natin yung ayan o, doon. So mayroon siyang pagitan doon na may mga 1/4 lampas, 1/4 ano ka lang yun, yun yung pagitan niya. Ngayon pag nag-atras tayo, maaaring ganyan lang kalaki ang ano. Pag nag-atras tayo, ganun lang kalaki yung kakapitan ng bushing dito na maganda. Magpalit na lang tayo ng shafting. Magpalit na lang tayo ng shaft. So wala tayong magagawa eh, kundi magpalit. Try natin pukin muna. I-atras natin. Ayan ko kung so, popok-pokin lang dito para matras. Okay. Bukan natin. Ayan. Okay. Subukan natin ngayon kung hindi siya mag-aado doon sa likuran. Yun o, hindi sasasagad doon. Tapos mayroon hindi pwede. So, hindi pwede. Subukan natin na pauna. Pauna yung pokpok natin. Dito natin pokpokin. Kasi may tama rin dito. Hindi pwede talaga. Hindi pwede. Maliit yung papalit talaga tayo. Papalit tayo. So, wala ko ng shafting na pwedeng pampalit na bago. Okay, so nakakita tayo ng bagong ano, to, bago shafting. May tinitinda kasi ako rito. So, ang retail nito ay 50. Ayan oh, eksakto siya. Pagka nagpalit kayo ng shafting, kailangan pares yung ngipin niya rito sa likod. Dito kasi dahil dito sa gear niya. Dahil dito sa gear, yung gear dito sa likod ito. Kasi papasok yan dyan. Dapat sakto yung gear niya ron. Kaya dapat parehas na parehas yung ano niya, yung dito o. Oh, yung gear niya sa likod. Yung ngipin. Tapos yung halos parehas lang siya. O, yan, oh, parehas lang yung laki niya. Pwede naman malaki ng kaunti o oh, maliit ng kaunti itong papalit nyo. Basta huwag lang maglapat yung kanyang blade doon sa guard niya. Yan.
Ngayon, gawin natin, palit natin to. May video ko ng paano pagpapalit nito, pero pakita ko na rin sa inyo. So, magsusukatin nyo yung gano'ng kahaba yung likuran. Ito, yung para yun din yung isusukat natin mamaya dito sa likod niya. Ayan. Tapos, pagpukin na natin dito. Tatanggalin natin itong rotor. Tapos, ililipat natin itong rotor at saka itong mga pan niya. So, ayan. So, hindi niyo makikita masyado yung pagpukpok. Delikado, nilalayo ko sa camera. Basta pupukpukin lang yan. Hanggang sa... Ayan. Okay, tanggal na natin. Okay, ayan. Tanggalin din natin to. Natin. Medyo matigas eh. Dito natin siya pupukpok eh. Pababa. Okay. Skarte lang. Okay. Ah, yan. Ngayon, ito yung rotor niya. Ito yung shaft niya. Pasok natin dito sa ano? Sa bago. Pukulit. Pukul lang. Tapos, patin natin. Haba pa. Haba pa. Okay. Konti pa. So yan, okay na. So, lagay na natin itong ano niya. Pan niya. So ganyan ang pagkakabit ng pagpapalit ng bushing. Okay. So, itong kabila, ganun din. Walang ninyo. Ingatan lang ninyo na tamaan itong ano. Okay. Tamaan itong ito pagasgasan kasi dyan ano yung bushing. So okay na, lagay natin itong mga ano nya, mga spacer nya. Lagay yung spacer na yan. Ayan, okay. Ayun, ang sunod natin gawin, papalit tayo ng bushing. Tabi muna natin to, baka delikado. Palit tayo ng bushing. Kasi may tama na rin yung bushing yan. Kasi may tama yung shafting, di ba? Kaya papalitan din natin. Gawin natin, kalasin muna natin to. Curve box. So, medyo mahaba itong video na to kasi step na step by step natin pinapakita ko sa inyo kung paano i-repair yung maingay na electric pan, maingay yung motor. Minsan maingay din dahil dun sa blade, pero ito maingay dahil sa ano. Kaya natin ikabit yan. Tayo muna natin itong mandi gagamitin. Ayan, tapos gawin natin. Palit tayo ng shafting. Shafting ng bushing. Ayan. Tandaan lang ninyo yung aking video. Okay. Ito yung bushing sira. Pangalawa, ito. Okay. So, yan. Sira ito. Okay. Ngayon. Ako. Ito yung foam niya. Pangit. Kaya magagawa tayo ng bagong foam. Lalagay tayo ng bagong foam. Yan o. Kuha lang ako ng foam.
Okay, so ito yung foam. So malaki siya, malapad siya. Hatiin natin. Para may lagay natin sa dalawa. Mahalaga itong foam kasi dyan mag-i-stack yung langis na ilalagay natin. Yung motor oil na ilalagay natin. Gawin natin, linisin muna natin to. Galin natin yung ano yung foam na inilagay nila na maubos na. Okay. Tapos, lagyan natin. Halit. Tatlo yun. Ito yung problema ng ano? Lagyan natin tatlo. Ayan. Okay. Dito. Ayan, so meron na siya. Tapos ilagay natin itong mga kinuha natin ano. Pwede pa rin yan. Lagyan natin. Lagyan na rin natin itong sobra. Mamaya. Tapos itong isa, ganun din gawin natin. Lagyan natin ng foam. Pangit kasi yung ano nito. Yan, mayroon siyang hati-hati na ano. Paglalagay. Lagyan na natin ito. Oo. Gusto. Okay. So, yan. So, dagdagan ko lang ng ano itong ano. Para sure. Dagdagan ko lang ng foam. Yan. Okay, yung mga gamit na ng mga foam lagay natin pampaano rin yan para mag dumami yung ano nya stock nya na. Ayan. Okay. Mas maganda, mas maraming makapalang foam, mas maganda kasi yan. Okay. So, ngayon, lagyan natin ng langis. Okay. Lagyan natin ng langis. Wala. Lagyan din natin. Natin na maganda yung ano niya. Madami siyang langis. Huwag naman yung ano sa sobra kasi mababasa naman yung stator ninyo. Sisip-sip kasi yan dyan. Sisip-sipin niya. Sipin niya yan. So ilagay na natin yung ano, bushing niya. Ito. Ilagay natin. Ito yung bagong bushing. Oh. Kaya bago yung bushing yan, bago yung shafting. Okay. So ilagay natin itong anong niya, flower niya para pampasikip ng bushing. So ilagay natin to. Ayan. Tapos kailangan natin ng ito, tubo. Ayan, subukan natin pukpukin. Tara natin. Okay, pasok agad. Ayan na, hakas na. Maigpit. Okay, napakaigpit. Tama yun, maigpit siya. Isa naman.
Lagyan natin yung bushing. Lagyan natin flour. Lagyan natin tong lock nya. Pok. Pok natin. Okay, ayos ulit. Natin kung magpit. Ayos, magpit. Dapat kasi magpit tong bushing para hindi ano, maglalaro mag kasi kung maluwag yung bushing, hindi rin siya iikot. Yan, okay. Gawin natin ay buuin natin. Try natin na buuin. Subukan natin na buuin na. Buuin na natin, ano? Try natin na buuin. Okay. Ito. So, ito yung una. Kabit natin, pasok natin ito yung stator dito sa block, ano, sa back housing. So, kung kano natin kinalas, ganyan natin pasok. Okay, tapos ito, sabigraduhin nyo na mayroon siyang spacer dito magkabila yung kaninang pinakita ko sa inyo. Tapos talagyan ng langis. Ito magkabila, motor oil lang gagalagay ninyo. Ano natin, nilagyan ko na yan, ano? Madulas na yan. Pasok na lang natin. Yan. Tapos pasok natin itong ano niya? Front cover. Front housing. Ayan, pasok natin na ganun. Natin na okay, para pumasok. Okay, so mali yung pasok natin. Ikutin natin. Ayan. Dahil dito, kasi lalagyan natin ng gear box yan. Ayan. Tapos try natin tingnan kung okay yung play nya. Kailangan may play ng kaunti ito. Ayan. Okay lang yung play nya. Tama lang, hindi masyadong ano, malaki. Tapos lagyan na natin yung screw. Apat. Ayan. Okay. Tan natin. Subscribe kayo sa channel ko para dumami naman subscriber natin. Subscribe din naman ako sa mga nagpo-subscribe sa akin. Yung iba sinusubscribe nyo pero hindi naman kasi sinusubscribe. Naka-private pa yung kanilang mga subscribe. Subscription, kaya hindi nyo makita kung subscribe kayo. Sa akin, naka-public para makita nyo na subscribe talaga ako sa inyo. Sinuscribe ko rin kayo. So ito, apat, yung screw nya, lagay natin. Sana okay ito para kumita tayo. Pero kalagay ko okay naman. Ayan. Pagka, ano, ayan, okay na. Ayan, maluwag na. Lagyan na natin itong gear box nya. Para ayos na. Ayan. Step by step yan. Ayan, nakita ko talaga sa inyo. Lahat ng mga ginawa ko. Pinakita ko sa inyo. May tatlong screw ito yung kinalas natin kanina. Sa uli lang natin. Tapos, balik lang natin yung wiring mamaya. Okay. Sana okay naman. Kasi wala naman problema yung motor. Isang screw. So,
Kapit na natin itong kanyang capacitor. Sabay na natin dito. Okay. Ayan na. Ayan na natin ikabit to. So, mag-wiring na tayo. So, mahuhugas lang ako ng kamay kasi madulas. Pagka malagas kasi at tag-tape kayo, so hindi didikit yung tape, kaya kailangan maghugas ako. Okay, so ready na tayo na balik yung wiring niya, kabit yung wiring niya. So tinalupang ko na yung mga wire, ayan o, kita nyo, tinalupang ko na rin dito yung sa baba. Magkakakulay naman yan pag dugtong-dugtongin lang natin yung kulay ito sa capacitor. Kahit na magkabaliktad yan, dugtong natin. So ganyan. Kabla. Kung gusto nyo maghinang, pwede naman maghinang. Pero kung ayaw nyo maghinang, okay naman. Basta maganda lang yung inyong pagkakadugtong at saka yung tape mamaya. Tapos ito, ayan o, may kakanya-kanyang kulay. Tapat lang natin, kaya hindi tayo mahirapan. Dugtong lang natin doon sa kakulay niya. Hindi tayo magkakamali niyan. Kailangan kakulay, ano? Huwag niyong kakalimutan na i-check kung kakulay yung pinagdugtong ninyo. Kasi kung hindi, may posibilidad na masira ang motor ninyo kung hindi magkakulay ang inyong pagdudugtongin. Kasi pinutol lang naman natin. Eh. Siyempre, kung ano yung kulay niya, doon lang yan. Tapat lang natin yun. Okay. Basta maganda lang yung ano natin, tape natin mamaya. Yung original na tape, kasi may local na tape. Natatanggal agad. Okay ang gagamit ng ganon. Delikado yun. Kailangan original na tape ang gamitin nyo. Para tumagal yung tape ninyo na ginamit. Okay. Yan na. So, lagyan natin ng tape isa-isa yan. So, ito. Hindi naman original naman siguro ito. Medyo madikit naman. Pero baka may mas ma-original pa rito. So, ilan ba yun? Apat. Apat yung ating kailangan. Anim pala. Para mabilis. Mag-ano muna tayo. Diba? Technique. Tape tayo. Yan, full tutorial ito. Yung video niya mahaba pero detalyado. Hindi kayo maliligaw kung susundan lang ninyo. Pag maingay ang electric pan ninyo, yun ang problema. Yung rotor malapat dun sa core. Sa core ng stator. Sa loob. Kasi nga, maluwag na yung bushing. Maluwag na, kalug. Kalug na yung bushing. Yun yung ano, problema. Kalug yung bushing. Isa-isa natin itong tape-tapean. Tapos, tapean natin mamaya ng buo. Matibay. Maganda. Para kahit umikot siya ng umikot, ay hindi basta-basta masisira. Yan. Tapos, subukan na natin to. Kung okay. So, sa palagay ko, okay yan. Mawawala na yung ano yan. Ingay yan. So, yun lang naman ang dahilan. Makita natin. Okay. Yan. Tepan na natin. Okay, so, subukan natin na testingin. Mukha natin na testingin. Ilang natin tong ating ano. Ayan. Tingnan nyo, no? Kung iikot itong ating ano. Lagyan ko ng tape to para makita ninyo. Kung iikot siya. Tapos pakinggan natin kung iingay pa rin siya. Sana hindi na siya maingay para kita na tayo agad. So,
Punta na tayo. Ayan. Ayan. Okay. Ito yung kanyang switch, oh. Kita nyo. Ngayon, gawin natin ay saksak natin. Extension. Ito. Tapos, switch natin sa 1. Tingnan ninyo, no? Yung switch nya. O, yan na. Hindi na siya maingay. Ito nyo. O. Lagay natin sa 2. O, wala na. Hindi na maingay. Hindi ka din na grabe ng ingay, di ba? Ayun, wala na, o. Sa 3. O. Tapos na. So, ganun lang. Anong tik-tik? Para matanggal yung ingay. Palit ang bushing. Kung may tama yung shafting, palit din. Pwede kayo mag-atras o mag-abante kung kaya. Kung hindi, magpalit kayo ng bushing. Ah, ng shafting din. Okay, so salamat sa inyong panonood. Sana natutuli kayo sa aking mga video.